So yun, mga boss, tayo nakabili dito ng fire extinguisher na sira na, expired na. So gagawin natin itong rocket stove. Dalawang ganito ang bibilhin natin para magamit natin sa ating experiment, at kung talagang malakas nga bang apoy nito pagka yung rocket stove ang ating ginamit. So yun, antabay lang mga boss. 1 hour later. So yun mga boss, yun yung ating binili dun sa ano, sa junk shop. Halagang 100 piso lang yan. Dalawang empty container, empty fire extinguisher, yung wala ng laman. Yan ang isa. Yan ang isa. Magagawin natin yung ano, yung rocket stove. Yan. So, siset lang muna natin ang camera para magawa natin ng maayos at mas maganda. A few moments later. Yung mga boss, atin lamang mo nang gagrinderin at atin patatamain dun sa itutulang nating fire extinguisher dito sa isa. So yun, atin mo nang grinderin para magdama ang sikat nila pag inano natin 45 degrees. So yun, pass forward na muna natin hanggang sa magkabit natin. So yun guys, naiswak na natin, bali mamarkahan lang natin dun sa pagtatapat na ng butas at bubutasin natin yan para malagyan natin mamaya ng pinakaparilya. Bubutasin muna natin yan, pass forward muna na lang ulit natin. So yun guys, medyo okay na. Pagka naitama ninyo ng maayos dun sa butas at swak na siya, pwede na natin siyang i-welding. Pero bago natin siya welding, lalagyan muna natin siya ng pinaka parlina. Yung pinaka mga bakal niya na ano, yung ganun. So yun, ipapass forward na lang muna natin para mabilis. 2,000 years later.
nagpuputol-putol tayo ng bakal na ilalagay natin doon sa loob ng fire extinguisher. Ayan, dyan. Para ano, ipapakita ko lang sa inyo mamaya na malapitan para mas padali ninyo maintindihan. So yun guys, at atin mo nang putol-putolin at welding na rin natin. Fast forward natin. So yun guys, seset lang muna natin yung welding machine, yung ating bulilit welding machine na 250 amperes. Yan, mga balang amperahe pero malakas, malakas ang tumunaw ng bakal at ng welding rod. So yun, pabilisin muna natin. So yun guys, ingat-ingat tayo sa paggamit ng welding. At lalo at malaki ang epekto niya sa mata. So kung nakikita ninyo, wala po akong ano dyan, salmen o protective sa mata. At medyo okay naman at nakaraos tayo. Pero sa mga hindi komportable, kasi ang ginagawa ko dyan, pikit-pikit lang. Sa mga hindi komportable at hindi sanay sa mga gantong style, ay ano po tayo, mas maganda po kung gagamit tayo ng salamin o yung sunglass o yung sadyang pangharang sa pag-welding. So yun guys, i-pass forward natin at ipapakita ko sa inyo mamaya. A few moments later. So yun guys, i-welding naman natin dito yung pinaka ano nya, yung pinagpapalagyan natin ng kahoy. Diyan natin ilalagay ang kahoy, dyan sa naka 45 degrees, dyan natin ilalagay ang kahoy.
So yan, i-welding na lang muna natin. So yung boss, hindi talaga ng welding dyan na may pintura, yung iba. Yung ginagawa natin, nililinis naman natin siya gamit ang grinder para mas maganda ang kapit ng welding sa kanya. So yun, atin mo nang ilinisin ang maayos. So fast forward muna natin. One million zillion jillion dillion cotillion times later. So yan mga boss, tayo ay nakatapos na. Lalagyan na lang natin ang paa ngayon. Ating pinapaapuyan muna siya para yung pintura niya matanggal. So yan, nilagyan natin siya ng ganito. Yun, yung tornilyo tsaka bolt. Nilagyan natin ng ganun para naisasara natin to. So yan, hindi pa siya natin mabalance ng ayos at gawa ng ano nga, wala siyang paa. So lalagyan natin siya ng paa pag natanggal natin yung pintura na yan. Yan. Pero tingnan nyo naman boss, mga boss, tingnan nyo ang labas ng apoy kung gano'ng kaganda. Tuwid na tuwid yan. Kaya napakaganda ng project natin na to. Maganda yung project na yan. Lalo na doon sa mga may mga kahoy dyan at mahilig sa mga kalan-kalan. Yan, maganda tong project na to. Katulad nyan, oh, yan mga boss, oh. Yan ang loob nyan boss. Papasok ang hangin dyan sa ilalim, tapos tataklo ba natin to dito, kaya ang labas ng apoy nandun lahat. Yan, dyan lahat lalabas ang apoy. So ngayon hindi pa natin siya tinatakpan dahil nga tinutuno pa natin yung pintura. So pag natunaw natin yung pintura na yan, lilihahin lang natin yan para matanggal ng tulo yan. Yan, ubusin lang natin ang apoy. Yan o, ang ganda mga boss ng labas ng apoy o. Yan, kung kita nyo, kasi mag-focus itong mahina akong klase na cellphone eh.
Yung mga boss, oh, tuwid na tuwid ang apoy. A few moments later. So yun mga boss, ipinasok natin dito at kita nyo naman na napaahan na natin. Nagyan na natin siya ng paa, bali ang nilagay natin dyan ay 10mm na bakal. Yung bakal na ginagamit sa construction. So yun, ganyan lang style. Yan. So nilagyan ko na rin ng gatong pa para matunaw pa yung ibang mga pintura. So kung nakikita ninyo yung ibang pintura, tanggal na. So tatanggalin pa natin ng ano yan, ang iba, ating lilihahin yan pagka tumagal at natanggal na lahat ang pintura, na sunog na. So nakikita nyo medyo may lumalabas-labas na apoy. Puputulin pa natin yun mga boss dyan sa mababa ng konti para ang apoy niya yan, mas lumabas, dahil napipigilan pa yun ng medyo curve ng konti yan eh. So talagang maganda tong ganitong klase ng style dahil maganda at tipid sa gatong. At saka yung mga magiging baga na gatong, magiging uling yon, hindi agad siya nababa. Baga lang siya. Kaya maganda. One hour later. Ayun mga boss, at sadyang itinao natin ang gabay. Naputol na rin yung ano, yung nasa ibabaw. Diyan ang sinisindihan sa loob. Yun, doon na daan ng hangin, papasok, paakyat. Yan, kung nakikita ninyo, napakaganda ng apoy. Yan, talagang kahit tulyase ay kayang-kaya na rin dalihin. Small but terrible. Yan. Pagkataglamig eh, pwede rin na rin. Ganyan-ganyan lang. Yan. Ayan nga po, yan. Kita nyo naman sulid na sulid. So, yung aking ginawa dati, rin. Yan. Ayos mo yan. Maganda. Ang problema, kalat ang apoy. Hindi nyo makokontrol. Hindi kagaya nito na solid ang apoy niyan, na talagang napakaganda. Yan. So yun. Yan. So yun guys, ay sana yung nagustuhan ninyo. Yan na may ginaya ko din lang. Kaya credits to the owner ng mga unang naging video nito. Lagyan na rin natin ng paa. Pero talagang napakalakas niyan. So guys, okay, ayos na.